Hello, welcome to my Extra Money Ideas channel. My channel is sharing tips, ideas, or legit websites that can help you earn money. Pag-usapan natin ngayon, bakit walang bumibili sa mga products mo na pinopost mo sa Facebook? Pero yung iba eh, may bumibili naman o nakakabenta naman. Ngayon, ituturo ko yung dalawang effective na paraan kung paano ka makabenta sa Facebook na hindi ka kailangan magbayad ng FB ads. Okay guys, hindi ko na to patatagalin. Ito na ang mga steps na dapat mong gawin para makabenta ka sa Facebook. Una, create an FB business page. Yan. Huwag ka magpo-post ng mga products mo sa Facebook personal page. Kasi sa Facebook personal page, eh, thousands lang ang magiging audience mo niyan. So, thousands lang ang makakakita ng mga ipopromote mong products. Unlike sa FB business page, eh, millions and billions users, audience, ang pwedeng makakita ng mga products mo. Pero, hindi ka lang dapat mag-create ng FB business page. Kailangan alam mo to. Yan ang ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paraan ang paggawa ng FB business page. Okay? Pag nakagawa ka ng FB business page, ang next na gagawin mo, mag-set up ng store. Yan, set up mo na yung store mo. So, ano ba ang gagawin mo pag-set up? Ang gagawin mo dyan, ilagay mo lahat ng mga products or services mo na gusto mong ibenta sa business page mo. Write down the products and services. Yan. Pag nalagay mo na yun, ang next na gagawin mo, ilagay mo doon yung best seller ng mga produkto mo. Para alam ng mga audience, ay ito palang best seller. So yan, dapat sabihin nyo rin doon, i-post nyo rin doon ang best seller ng products nyo. Okay? Tapos, kailangan nyong gawin din to. Ito yung mga karamihan na mga hindi nagagawa ng mga online seller sa pagpo-post sa FB business page nila. Ito yung mga karamihan mali nila kaya hindi sila nakakabenta. Gaya ko, nung una, ito rin yung mali ko. Pero ngayon, nalaman ko na kung paano yung tamang paraan. At ito ang tatlong dapat mong huwag makalimutan ilagay sa FB business page mo. Number one, how to buy. Number two, how to pay. Number three, how to ship. Yan. Yan ang tatlong bagay na napaka-importante na dapat ilagay nyo rin. Dapat detalyado. Pag nag-post kayo sa business page ng mga products, dapat detalyado lahat yan. Para makita na ng audience o yung bibisita sa business page nyo, yung paano ba sila bumili, paano sila magbabayad, o paano ba isi-ship kung sa ibang lugar sila. So, mga ganun. Kasi yung mga audience, mga customer, ayaw na nila yung nagtatanong pa sila. Gusto nila, pag tinignan nila yung online store, yung store mo, eh, nandun na yung buong detalye. Parang di na sila magtanong pa. Okay? Okay. Pag na-set up ko na yung tatlo, yung how to buy, how to pay, how to ship, yan. Ang next naman na gagawin mo ay, ito ang napaka-importante. Be generous special offer. Yan. Maging mabait ka sa mga special offer. Magbigay ka ng special offer. Yan ang mga gustong-gusto ng mga audience, ng mga clients, mga customer.
Yung may special offer na yan. So yan, napaka-importante yan. Doon parang attractive na yung online store mo pag may mga makita sila special offer. Diba? So yun, napaka-mahalaga na magbigay ka ng special offer. Lalo pag baguhan pa lang kayo sa pag-promote ng mga products nyo sa Facebook business page. Kasi hindi pa kilala yung store nyo eh. So dapat, magbigay kayo ng special offer. Okay, so next, pag nakapagbigay ka ng special offer, ang susunod dito ay call to action. Yan. So ano naman yung call to action na yan? Ang call to action ay like, share, watch, and order. So paano gagawin yan, di ba? Ako kasi, nung nag-umpisa pa lang sa FB business page ko, nagpo-post lang ako ng products, tapos hinahayaan ko na kung may mag-message o magko-comment sa pinost kong product. Yun lang. Kaya, ang ending, wala akong nabenta. So, yun. Oh, no. Maling-mali pala ako doon. Dapat may call to action ka. Kausapin mo yung mga audience, yung mga friends mo, FB friends, yung mga followers mo, yung kung may nag-follow, may nag-like, i-PM mo sila na, kausapin mo sila na i-like, i-share, i-watch, kung mag-order sila ng mga produkto mo, yung mga ganun. Dapat may call to action ka agad. Pag nag-post ka ng produkto, i-PM mo na sila, i-message mo na sila. Agad-agad. Yan. Call to action. Para at least alam nila na may pinost ka palang produkto doon sa business page mo. So napaka-importanting bagay yan. Ako dati talaga mahihiyain ako. Hindi ako message sa kanila. Bakit isa? Kasi mahihiyain ako eh. So yon, wala akong nabenta. Pero nung ginawa ko tong call to action na yan, ay dumami yung nabenta kong products ko sa business page ko. Kasi may call to action na ako. May connection na ako. Connection sa aking mga audience o yung mga followers ko o yung mga nagla-like sa business page ko. Okay? Next, pag may call to action ka na, dapat expand your Facebook likes and shares yan. So ano ba tong expand your likes and shares? Paramihin mo ng magla-like sa Facebook business page mo at mag-share nito. Yan ang may bibigay akong idea o may sasabihin ako ito yung si Facebook hangga't maaari itatago niya yung FB business page mo. Oh, nagulat ka na. Hindi nyo alam. Yan si Facebook. Kasi gusto ni Facebook, na kumita rin si Facebook. Gusto niya na mag-boost ads ka sa kanya. Para, alam mo, iniinganyo kanya na mag-boost ads para i-promote yung mga products mo sa mas malaking audience. Ganyan si Facebook. Pero pag naparami mo ng likes and shares ang iyong Facebook business page, ay walang magagawa si Facebook kundi i-promote ang Facebook business page, kundi i-share niya sa mga audience, mga ibang audience, mga malaking audience pa yan. Yan, ganyan si Facebook.
So ang strategy talaga yan, parami mo ng likes and shares para mapilitan si Facebook na i-share yung business page mo, na ipakita niya sa mga audience yung business page mo. Yan. Kasi pag nakita ni Facebook yan na konti lang yung likes, followers, itatago niya. Tapos kung mapapansin nyo, may sa notification nyo, may engagement, you need to boost your FB page, yung mga ganun, FB business page, nag-notify si Facebook. Kasi gusto niya, mag-boost ka ng ads, mag-bayad ka sa kanya para kumita si Facebook. So, ganyan, kahagaling si Facebook. So, dapat ang gawin nyo, paramihin nyo ng likes and followers yan. Para mas madaming audience at mapilitan si Facebook na i-promote o pakita ang Facebook business page mo. Okay? Okay, next. Pag napadami mo na yung likes and shares, ang gagawin mong next ay promote in other social media. Yan. Hindi ka lang dapat si Facebook. Dapat kay YouTube at Twitter at Instagram ka pa. Yan. Ganito kasi, sa Facebook, iba yung followers mo doon. Sa YouTube, iba din ang followers mo. Magiging followers mo. Sa Instagram, iba din. Sa Twitter, iba din. Pag pinagsama mong lahat yan, lalaki yung audience mo. So, lalaki yung magiging benta mo. Possible income. Pag possible benta, lalaki yan. Lalaki. Yan ang kagandahan sa pag-promote ng ibang, ng other social media. Okay? Yan ang isa pa sa napakaganda. Promote mo yan sa YouTube. Yan, mag-vlog ka. I-vlog mo yan. Sa Instagram, post mo yung mga picture, mga products mo. Napakaganda. Yan. Yan ang isa sa pinakamagandang strategy para makabenta ka ng malaki. Okay? Okay, next. Pag na-promote mo na sa mga social media yan, ito yung pinaka gusto ng mga customer, ng mga audience. Alam nyo kung ano? Ay, free! Yes, free! Yan ang gustong-gusto ng mga audience, yung libre. Yung may libre. Doon pa lang. Kumbaga, halimbawa, ikaw, mapupunta ka sa dagat para mangisda. Siyempre, papainan mo sila ng masarap. Yung kaya, yung attractive. Yung ma-attract talaga sila. So yan, para makakuha ka ng isda. So ganun din yan. Painan mo sila ng libre para madaming audience ang mainganyo na pumunta sa online, sa FB business page mo o store mo. Siyempre kung maraming audience ang kititingin o magbibisita sa FB business page mo, ibig sabihin yan, mas malaki ang posibilidad na marami ang bibili sa mga produkto mo. So yan. Napakaganda yan. Free or freebies. Yan ang magusto. Okay. Okay na yan, may nagbigay ka na ng free. Hindi pa tayo tapos marami pa. Meron pa na tips, di ba? FB business page pa lang yan. Number 1 pa lang tayo. Wala pa tayo sa number 2. Sa FB business page pa lang. Parang sulit na. Diba? Sulit na yung mga ideas and tips na sinishare ko sa inyo. Okay, so next. Pag nag-free ka na, so marami ng mga
Marami ka ng mga audience na tumitingin sa mga sa FB page, business page mo. Maglalagay ka ngayon ng big discount. Bukod sa free, may mag-offer ka pa ng big discount sa isang produkto mo o sa mga ilang na mga produkto mo, mag-offer ka ng big discount. Yun, di ba? So, napakaganda. Isipin nila, grabe naman tong shop na to. May free na nga, may big discount pa. So, yun, talagang nainganyo talaga mga audience mo na araw-arawin na bumisita sa mga shop mo para tingnan kung ano yung mga may mga free ba na in-update ka, kung ano mga free or big discount. Yung mga yun, mga special offer, yung mga ganun. Offer a big discount. Yan ang magusto-gusto talaga ng mga audience. Di mas maganda na, mas lalo sa free. Di ba? Okay, next. Pag may mga nagme-message na sa'yo, yan. Pag may nagme-message na sa'yo, dapat mabilis kang mag-feedback sa kanila. Pag naman nag-message sila sa'yo, dapat ma-replyan mo kagad sila. Kasi pag nag-text sila, tapos nag-reply ka another day, baka magbago ng isip nila. Mawala na yung kagustuhan nila na bilhin yung produkto mo. Alam mo naman yung mga customer na yan, pag gusto nila kagad. Tapos, kinaumagaan, magbabago na ng kanya, ng isip. May mga ganong mga audience. So, dapat aware kayo dito na always check your FB business page. Pag may nag-message, dapat ma-feedbackan nyo kagad. Diba? Okay. Ito na, last na. Papumunta ka sa number 2 na bibigay ko. Napasulit itong sinare kong ideas. Okay? Sulit. Yan. Dapat, ang mga customer nyo, o mga audience, o mga bumili na mga customer nyo, dapat, ang pakiramdam nila ay sulit yung binayad nila sa'yo. Yun. Yun ang dapat iparamdam mo sa kanila. Dapat sulit, di ba? Para bumili ulit sila sa'yo sa business page mo. Kasi pag naramdaman ng mga client ng mga customer mo na sulit itong binili ko sa kanya. Sige, bili nga ulit ako. Ma-check nga ulit yung mga pinupost niya, mga products. So, mga ganun. So, yun. Yun ang lastly na last. Dapat sulit. Yan. Sulit talaga. Sulit. Yan. Okay? Okay, punta na tayo sa number 2. Okay, kung una, ang gagawin mo ay mag-create ka ng FB business page mo. Okay? So, ito, number 2, yung sasabihin ko to, hindi masyadong pinapansin ito. So, nasa Facebook lang yan eh. Hindi talaga pinapansin. Pero dito talaga ang karamihan ng mga audience. Dito talaga si isa sa may mga karamihan na audience na pwedeng bumili ng mga produkto mo. Dito sila tumitingin. Okay? Ano to? Ay marketplace. Yes. Siguradong narinig nyo na yan. Marketplace. Kung familiar kayo dyan, alam nyo na yan. Pero, hindi nyo masyado pinapansin. O kayong iba, wala lang. Tumitingin na kayo ng mga products sa marketplace. Pero, may sariling kayong FB business page. Pero, hindi kayo nag-promote ng products sa marketplace. Di ba? So yun. May FB business
page ka na at pwede ka pang mag-post sa marketplace. Okay? So, sa marketplace kasi, may rules dun. Kailangan mong sumunod sa rules nila. Parang classroom lang yan. May rules. Pag hindi ka susunod, eh mababan ka. Sayang lang. Ito ang mga tatandaan nyo, mga bawal sa marketplace. Mabawal na products or services sa marketplace. Okay, pag-usapan natin yan. Ano ba ang hindi pwede mga products o services sa marketplace? Yan. Number one, subscription. Yan, bawal na bawal yung mga subscription na yan. Yan. Okay? Number two, selling weapons. Yan, siyempre weapons yan eh. Kanyan. Yan ang bawal din yan. Number three, animals or pets. Yan ang bawal na i-post sa marketplace. Okay? Number four, illegal prescription. Yan. Bawal talaga yan. May illegal prescription drugs, yung mabawal yan. Alam nyo na, kasi illegal eh. So, bawal. Okay, number five, adults products. So, alam nyo na yun. Bakit bawal? Hindi ko na sasabihin. Basta alam nyo na yun. Number six, yan. Siyempre, money gambling services like casino, etc. Basta money gambling services, bawal yan. So, yan. May mga idea na kayo na mga bawal na dapat na ipopost sa marketplace. Kasi pag pinost mo mga yan, malamang, mababan ka. Sayang naman ang pagkakataon na kumita ka kay marketplace. Kasi si marketplace, pag nag-post ka sa kanya, si marketplace nang bahalang mag-promote ng products mo. Magpo-post ka lang dun. Tapos si marketplace na nandun na yung mga products mo, yung mga products na ibang online seller, at maraming mga tumitingin din dyan ng mga customer sa marketplace. So yan. So, napakalaga yung marketplace na yan. Hindi pinapansin talaga yun eh. Kahit ako, noon, hindi ko pinapansin yung marketplace na yan. Ano marketplace? Ako, nagpo-post lang ako sa market. Ako kasi, tumitingin lang ako ng mga post sa marketplace. So, yung mga post nila, mga products, yung mga tumitingin lang ako. Pero, hindi ako nag-register para mag-promote ng products doon. Yun ang mali ko. Yun. Kaya gusto ko na i-share sa inyo yung experience ko, yung mga pagkakamali ko na hindi ako nakabenta dahil sa pagkakamali ko nga. Kaya gusto ko na i-share ko sa inyo para may idea na kayo o maisip nyo itong mga siner kong ideas. Para kumita kayo ng pera kasi lalo ngayon sa pandemic kailangan talaga natin ng pera ganun. So sinir ko tong ideas na to kasi gusto ko rin na may share yung knowledge ko sa inyo. Yan. Ako kumita ako sa pag-promote ng FBP business page sa marketplace. So, gusto ko rin na i-share sa inyo para kumita rin kayo. So, yan. So,
So, napakalaga ng... Talagang, yung marketplace na yan, ay napaka-importante yan. Huwag na huwag nyong kakalimutan na mag-post sa marketplace. Pero yun nga, may rules doon na dapat mong sundin. Kailangan mo muna mag-register doon at bago ka mag-post ng kung ano-ano, ay basahin mo muna yung rules doon para alam mo ano ba yung mga bawal. Yun nga, mga bawal sinabi ko na. At baka may nakaligtan pa ako, i-check nyo na rin. Yun lang, huwag nyong gawin yung bawal doon. Kasi kung ginawa nyo yun, automatic ban. Kasi sayang naman ang pagkakataon. Oh, no. Kasi may FB business page ka na at may marketplace ka pa. Parang times 2 na audience yan. Grabe. So napaka-importante yan. Kung di nyo alam mag-create ng mag-register sa madali lang naman mag-create ng marketplace, no? Pero kung gusto nyo na i-share ko rin kung paano ba mag-create ng account doon o paano ba i-set up yung store nyo doon, i-comment down below nyo lang, sabihin nyo lang para maggagawa ko ng vlog ulit para sa marketplace. So yan guys. Ay, ito pa guys, may iladagdag lang ako. Napaka, yung nasabi ko kanina, feedback, napakahalaga yan. Kasi, kailangan, ang gusto ng customer, ma-reply yan sila kagad. Ang tanong, paano kung busy ka? Paano kung may trabaho ka? Paano ba sila ma-reply yan? Diba? Mayroon akong alam kung paano mare-reply yung customer mo 24/7. Okay? Ngayon, kung gusto niyo i-vlog ko to, na hindi nyo na kailangan na inintindi na dapat makareply ka sa customer mo kagad-agad, mag-comment lang kayo, ituturo ko yung may paraan paano mag-set up ng messenger bot. Yan. Siguro narinig nyo na yung messenger bot. Okay. Kung mag-viral ito, i-share ko kung paano mag-set up ng messenger bot. Automatic na yan na magre-reply sa customer nyo. At pwede mo rin yan pagkakitaan guys. Pag marunong kang mag-set up ng chatbot. Yan. Usually, ang offer nila dyan is nasa 25 to 50. Magse-set up ka lang ng chatbot. Pero kung ikaw ay beginner, pwede kang mag-range muna ng 5,000. Ganun. Pwede ko yan ituro sa vlog ko pag marami magre-request. So, o magpa-viral talaga tong video na to, pwede ko yun ituro sa inyo. So yun guys, so palapakan tayo kung na kung natulungan ko kayo na mabigyan ng ideas na umunlad ang FB, ang FB post nyo ng mga products. Palapak kayo guys. See you on my next vlog guys. Mag-share ulit ako ng mga ideas, tips o legit websites para sa mga freelancer dyan o sa mga kahit nasa bahay ka pa.
just don't forget to like, subscribe, and hit the notification bells para sa mga updates ng mga vlogs na share ko pa para sa pagkakita natin o extra money ideas. See you guys on my next vlog.